para manimbabay sa pagbabalik-eskwela ng mga mag-aaral at guro, halina't tunghayan natin ang isinagawang simulation mula pagpasok hanggang paglabas ng ating paaralan. Bago pumasok ang mga guro, sila ay sasailalim sa health protocols kung saan sila ay mag-hand sanitize, body temperature, and body misting. Sa labas pa lamang ng paaralan, kailangang nakapila na ang mga mag-aaral at magulang ng maayos. Ito ay may 1 hanggang 2 metro ang layo sa bawat isa. Sa pagpasok naman ng mga mag-aaral, sila ay ihatid ng kanilang mga magulang o guardian patungo sa drop-off point sa labas ng paaralan. Sa pagpasok ng paaralan, ang mga mag-aaral ay kailangang mag-sanitize ng kanilang mga kamay at kukuhaan ng body temperature. Dala-dala na rin nila ang mga health declaration sheet na ibibigay sa kanila araw-araw bago umuwi upang sulatan bago umalis ng tahanan. Dito ay isusulat na lamang nila ang kanilang body temperature pagdating ng paaralan. Kapag ang body temperature ay normal, sila ay agad na dederecho sa designated hand washing area upang maghugas ng kamay. Bago pumasok ng sirin-aralan, ay muli silang magsasanitize at kukuhaan ng body temperature. Mula sa gate patungo sa hand washing area hanggang makarating sa silid-aralan ay mayroong mga teacher marshals na magbabantay upang masigurado na masusunod ang mga social distancing at mga health protocols. Bago pa lamang dumating sa kanilang silid-aralan, ang mga module ay nakalagay na sa kani-kanilang lamesa. Pagkatapos ng panimulang preparasyon, ay formal nang uumpisahan ang klase. Kung sakaling magtutungo ang mga mag-aaral sa palikuran o comfort room, titiyakin ng guro na isa-isa lamang ang maaring lumabas. Hindi maaaring magsabay-sabay. Mayroon ding guro na magagabay sa mag-aaral patungo sa palikuran at pabalik ng silid-aralan. Sa oras ng recess, ang mga bata ay muling tutungo sa hand washing area upang muling maghugas ng kanilang mga kamay bago tumungo sa kantin para kumain. Ito rin ay may proper ventilation at patuloy na ginagabayan ng guro. Pagkatapos, sila ay magsisipilyo bago muling bumalik sa silid-aralan at hihintayin ang susunod na guro. Kung sakaling mayroong bata na may mataas na temperatura o di maganda ang pakiramdam, siya ay dadalhin sa monitoring area kung saan naroon ang ating school clinicians. Sa oras ng uwian ay titiyakin ng guro na muling masusunod ang social distancing at health protocols. Muli silang magsasanitize at kukuhaan ng body temperature bago lumabas ng silid-aralan. Sila ay magtutungo sa gate ng paaralan kung saan naghihintay ang kanilang mga magulang o guardian upang sila ay sunduin.